bakla kayo sa tatay ko. Tatay ko sa kolehiyo. Ang tatay ko, namigay ng libreng irigasyon. Wala yan sa tatay ko. Mga tulay, kalsada at infrastruktura, yun yung pinagawa nun. Ang tatay ko, sinagot ang ospital at papagamot ko. Sino yung tatay ko? Yung tatay ko? Yung tatay ko? Ah, ang tatay ko? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Siya ang tatay ko. Mabuhay ang malayang Pilipinas. 6 na taong serbisyong may tatak ng tapang at malasakit. Inuuna ang ating kaligtasan, seguridad, kapayapaan at kapakanan ng mga nangangailangan. Matatag, may paninindigan at tapat sa bayan. Ibinuhos ang lahat para sa Pilipino, para sa maliwanag na kinabukasan at tungo sa pag-angat ng bawat mamamayan. Ito ang Duterte Legacy. Mga kababayan, at sa Malacañang Press Corps, umpisa natin ang press briefing ngayong araw sa isang pakikiramay. Nagpapaabot po ng pakikiramay ang Malacañang sa mga taong nawalan ng mahal sa buhay dahil sa trahedyang nangyari malapit sa Port ng Real sa probinsya ng Quezon, kung saan ang isang passenger vessel ay nasunog. Panalangin din namin ang mabilis na paggaling ng mga pasaherong nasugatan dahil sa insidenteng ito. Ayon sa Philippine Coast Guard, lahat ng pasahero at mga crew members ay all accounted for. Gumugulong na ang imbestigasyon para maliwanagan ang lahat sa pangyayari. Pumunta naman tayo sa Talk to the People address ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte kagabi. Ito ang ilan sa mga naging highlight ng nasabing pagpupulong. Iniulat sa Talk to the People address kagabi ni Department of Health Undersecretary Abdullah Dumama Jr. na nasa minimal to low risk classification sa buong bansa at sa mga rehiyon, a national severe at critical cases among total hospital admissions ay nanatiling nasa less than 1.5% ng total admissions. Kaugnay nito, hinihikayat ng ating health department ang pagpapabakuna at pagpapabooster, lalo na at nakapasok na sa bansa ang Omicron BA.4. Inireport naman ni Testing Czar Secretary Vivencio Dizon ang magandang balita na naabot na ng Pilipinas ang target nitong mabakunahan ng 70% ng ating eligible population bago matapos ang termino ng Pangulo. Nasa 77% na po tayo ng ating target, at dagdag ni Sec. Dizon, mayroon na silang paghahanda na ginagawa para sa transition. Kasama na rito ang management ng vaccine supply, demand, at administration, ang special vaccination days para sa Region 12 at BARMM, administrasyon ng boosters para sa edad 18 at pataas, pediatric vaccination at second boosters. Nasa 811 naman ang mga syudad at munisipalidad na nagsasagawa ng house-to-house vaccinations. As of May 22, 2022, habang nasa halos 2 milyong COVID-19 vaccine doses ang na-administer ayon sa report ni Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo. Sa usaping bakuna pa rin, as of May 23, 2022, nasa mahigit 73.5 million ang naka-first dose, habang nasa mahigit 69 million ang fully vaccinated ayon sa National COVID-19 Vaccination Dashboard. Nasa mahigit 13.8 million naman ang naka-booster shots,
Overall, nasa mahigit 149.5 million ang total doses administered. Sa mga chikiting na edad 5 hanggang 11 taong gulang, nasa 2.6 million na ang fully vaccinated. Samantalang ang mga batang 12 hanggang 17 anyos, nasa higit 9.3 million ang fully vaccinated as of May 22, 2022. Sa ating mga lolo at lola, nasa 6.7 million ang fully vaccinated seniors as of May 22, 2022. At panghuli, inireport din kagabi ni Climate Change Commission Secretary Robert Borge ang Duterte legacy upang labanan ng climate change. Kasama na rito ang pagsasara ng Boracay, ang Comprehensive Manila Bay Rehabilitation Program at pagtitiyak na mayroong moratorium sa new coal-fired power plants. Inoperationalized din ang greenhouse gas inventory. Ang pagratipika sa Paris Agreement on Climate Change. Pagkakaroon ng climate policies tulad ng National Climate Risk Management Framework at iba pa. Para po sa ating other matters, mabuhay ang galing ng atletang Pinoy sa Hanoi. Nakapag-uwi po ang ating mga pambansang atleta ng 52 gold medals, 70 silver medals, at 107 bronze medals sa pagkatapos ng Southeast Asian Games sa Vietnam. Pang-apat po ang Pilipinas sa 11 kalahok na bansa. Maraming salamat po sa karangalang ibinigay ninyo sa Pilipinas. Pumunta naman tayo ngayon sa mga tanong ng Malacañang Press Corps. Magandang tanghali sa iyo, Undersecretary Rocky. Good afternoon, Secretary Martin at sa Malacañang Press Corps. Unang tanong mula po kay Danes Capanti ng GMA News. Comment daw po ng Palas on a report by Innovation for Change East Asia detailing at least 7 instances where the president made a false claims on COVID-19. It will die a natural death, but gasoline can be used as disinfectant among others. The report says such misinformation was echoed by the president's allies and that the government is symptomatic of an information problem, one that might have existed way before the COVID-19, that it plays fast and loose with facts, disregard expert opinion, and willing to do anything to keep public perception in favor of Mr. Duterte and his allies against all odds, end quote. No one in the world knows about COVID-19 during the onset of the pandemic. What is important, Lianesca, is our success in balancing the health of the nation and the economy, on the other hand. In the end, what is important are our milestones. First, we are able to surpass our 70% vaccination of the eligible population before the end of the president's term. It is now 77%. Second, our economy grew by 8.3% in the first quarter of this year. We have surpassed the pre-pandemic growth levels. Yan po ang good news. At ito po ang mas mahalaga na tingnan natin. Opo. Susunod pong tanong mula kay Job Manahan ng ABS-CBN. May update na ba sa vape bill? Na-transmit na ba ito sa Malacañang? Job, wala pa ito sa Malacañang Records Office. Opo. Mula po kay MJ Blanca Flor ng Daily Tribune, what steps will be taken by the Duterte administration to urge the incoming admin to explore nuclear energy? Yung current study po ba under EO-116, which was signed by the president in 2020, will be given to the incoming administration?
Salamat sa tanong, MJ. Lahat ng department, including the Department of Energy, have formed their own transition teams, and we are sure this matter on nuclear energy will be part of their report. Sunod ko na lang po itong tanong ni Sam Medanilla ng Business Mirror. Nakipag-meeting na po kaya ang Presidential Transition Committee sa camp ni Presumptive President Bongbong Marcos? If yes, kailan po ang meeting at ano po ang mga matters na napag-usapan during sa nasabing meeting? Ang alam ko ay hinihintay pa natin ang official proclamation. Opo. From ang susunod po ay magtatanong si Pia Reñada ng Rappler via Zoom, Secretary. Hello, Sec. Good afternoon. Hi, Pia. It's good to see you again. Yes. Secretary, my first question will be about the transition. You actually already mentioned it earlier, but I just wanted to follow up. Sir, yung si President Duterte po ba, has he made any comments or given any insights about the transition process, maybe Marcos's choice of cabinet members? Has he given feedback on that at all? Pia, wala naman kaming napag-uusapan during our talk to the people address or mini cabinet meetings. Walang binabanggit ang ating pangulo sa mga naglalabasan sa pahayagan about the choices of the presumptive president. So he hasn't given any marching orders to his transition team about how he wants the transition process to proceed. If for example, itutuloy po niya yung yung magme-meeting daw po siya with President-elect Marcos, when will this happen po kaya? Ang marching orders na ng presidente, dalawa yon. Yung una ay dun sa inauguration. Pangalawa, yung kanya-kanyang transition ng iba't ibang departamento or yung mga cabinet portfolios. So far, yun lang naman ang transition orders na binigay sa amin. As to the mode of transition, we are given free hand. Okay. Sir, just quickly, yung inauguration, what exactly did he say about it? The president only gave marching orders, and then the office of the president, based on the order that was released, I believe, a couple of weeks ago, nag-assign ng mga cabinet members depending on what area. So for example, sa PCOO, we are in charge of the Trimedia at production. Okay. Sir, just on his comments last night, is he serious, sir, about joining the next climate change conference? Kasi I understand these are happening in June, yung sa Bonn and sa Stockholm. How serious is he in joining those conferences? Nung una, sinabi ni Presidente na he is interested. Pero after mag-report ni Secretary Borge, ay wala na napag-usapan. So antayin na lang natin kung anong magiging official na pahayag ng Office of the President at kung ano yung orders na ibibigay sa amin, kung talagang seryoso siya na pupunta siya doon sa Bonn. And lastly, sir, last for me, what does the president think of the decision of his daughter, si Vice President-elect Sara Duterte, to hold a separate inauguration in Davao City on June 19? Does the president, for example, plan to go? Wala rin comment si Presidente about the inauguration of the presumptive Vice President. Hindi namin napag-usapan yon, Pia. All right. Thank you, Sec. Thank you. You, Sec, Rocky? Yes, thank you, Secretary Martin. Thank you, Pia. Susunod pong tanong mula kay Jinky Batikados ng IBC 13. Secretary Martin, the President asked for an apology in his speech the other day on the possible shortcomings he committed during his term of office. He said if he failed to do things, is it because 6 years isn't enough to finish all the projects? As one of the members of his cabinet, what are the marching orders of the President to all his alter egos before stepping down from the office? Ang marching orders ni Presidente, again, is for us to transition professionally. I can only speak on the behalf of the Presidential Communications Operations Office at ang ating
Office of the Presidential Spokesperson. Ito na may napaghandaan natin. December pa lang ay meron na tayong proseso na ginawa to professionalize the transition sa departamento natin. And we are ready. We're just waiting essentially for the pronouncement of Attorney Vic Rodriguez. Opo. I-follow up ko na lang po. Pareho lang po sila ng tanong ni Naomi Tiburcio at ni Jinky Baticados. How is the preparation or where are you now in terms of preparation for transition for the new admin? Ang tanong po ni Naomi Tiburcio, ano na po ang update sa administration transition for PCOO? Kumusta po ang process ng transition at paano po masisiguro na hindi apektado ang government services during the transition stage? Magandang tanong yan. Nung December pa lamang ay nagbigay na ako ng order sa ating departamento, particularly sa ating mga undersecretaries. Nagbuo tayo ng isang transition committee nung December pa lamang. Nung Enero ay gumugulong na ito. Ang ating marching order ay bawat division ng PCOO, bawat division ng Office of the Presidential Spokesperson, lahat ng ating mga attached or lined agencies ay dapat may report para sa papasok na team ng presumptive president. Ay kailangan ma-explain ng husto yung mga current projects, the rationale of the projects of the administration of President Duterte. I'll give them the reason why we have implemented these projects para nung sa ganun ay maintindihan ng papasok na team ng presumptive president kung bakit natin ginawa ito with the hope that matutuloy yung mga projects na para naman sa ikagaganda ng PCOO at ng Office of the Presidential Spokesperson. At ikatlo, para din mapakilala sa ating presumptive president or sa team na papasok kung sino-sino ang nasa ilalim ng plantilya ng PCOO at ng Office of the Presidential Spokesperson para makilala nila anong sa ganun ay hindi na sila mangangapa pa kung sino yung in charge nito or in charge niyan and who among our people dito sa PCOO ang talagang maasahan at ika nga who will never drop the ball kapag dumating ang panahon na merong pangailangan na masagot ang mga krisis na pwedeng mangyari sa ating bayan. Opo. Sunod pong tanong ni Jinky Baticados ng IBC 13. Do you think the campaign slogan of the president last 2016, which says change is coming, has been fulfilled? Oo naman. Kita naman natin sa Duterte Legacy Report ng Presidential Communications Operations Office at ng lahat ng mga departamento. Halimbawa na lamang sa build. Ilang porsyento ang ginagastos ng ating pamahalaan of the GDP na napupunta sa build. Excuse me. Pagdating sa number of drug user surrenderies na nagpa-rehabilitate, the amount of hard drugs na nahuli ng ating Philippine National Police, ng ating PDEA, ganun din sa ating poverty incidence sa pagbaba nito mula 2014 to 2013 pre-pandemic, at makikita natin ngayon pag-angat muli ng ating growth sa ating GDP for the first quarter. Opo, sunod pong tanong mula kay Margo Gonzalez ng SMNI News. Plano ngayon ng pamahalaan, gayon may panganib mula sa monkeypox. Maghihipid po ba ulit tayo ng border control? Kagabi ay nabanggit yan ni DOH Undersecretary Abdullah Dumama Jr. sa Talk to the People address na pinapaigting ng Department of Health at iba pang national agencies ang ating four-door strategy at pagtitibayan rin ng screening process sa ating mga
borders upang maiwasan ang pagpasok ng monkeypox para dito sa ating bansa. Para naman sa ating mga kababayan, patuloy lang po sa paghimok na mahigpit na sundin ang minimum public health standards. At in-explain din sa atin kagabi ni Undersecretary or Dr. Dumama na hindi ganun ka delikado itong monkeypox. Sabi niya 1% yung fatality at ito ay hindi bagong sakit. Mula kay Maricel Halili ng TV5, will President Duterte meet with presumptive President Marcos before June 30? Wala pa namang sinasabi. We will wait for further announcement. Opo. What are the plans of President Duterte on the inauguration rites? You know, yung inaugurasyon naman ay magdedepende rin sa presumptive president at kanyang team kung saan gagawin ito. Merong tradisyon, merong mga protocols. And I'm very certain na those protocols and the tradition will be followed. Like for example, yung pag-welcome ng isang pangulo or isang papalabas na pangulo sa bagong pangulo. Opo. Kay Marisan Halili pa rin po ng TV5, what are the protocols for coterminous officials and employees? How about appointed officials that are not coterminous? Will they be asked to submit courtesy resignation? Coterminous officials and employees are until June 30, 2022, unless extended by the officials of the incoming administration. Therefore, yung mga coterminous officials ay i-exit sila pag-exit din ng pangulo. They don't need to submit any courtesy resignation kasi automatic na yun, deemed resign sila. On the submission of courtesy resignations of appointed officials, this is best answered by the incoming administration. Lalo-lalo na yung mga opisyal sa GOCCs. Opo. Maricel Halili pa rin po, what are the other activities of President Duterte in his last month in Malacañang? What are his plans? You know, the president will be the president until June 30 of 2022 at exactly 12 noon. So kung ano man ang mga naka-schedule sa kalendaryo ng ating pangulo, lahat ng mga opisyal na mga events, lahat ng mga dapat niyang i-meet, lahat ng mga dapat niyang pirmahan, the president will manage the executive branch until June 30, 2022 at 12 noon. Sunod na tanong mula kay Job Manahan ng ABS-CBN, although natanong na po ito Secretary ni Pia about dun sa possible attendance ng Pangulo sa Climate Change Convention, tanong po ni Ivan Mayrina ng GMA News, will the President sign the bill on permanent validity of birth, death, marriage certificates? Ito ay naaprubahan ng Senado kahapon. Wala pa pong nakakarating sa palasyo na dokumento. Opo. Yung sunod pong tanong ni Ivan Mayrina, although may nasagot na kayo, Secretary, baka may dagdag lang po kayo, basahin ko na lang din po. Has there already been preliminary meetings between the transition teams of the current and incoming administrations? I can only speak on behalf of the office that I hold. At ito ay hihintayin natin na ma-announce ng opisyal ng tanggapan ni Attorney Vic Rodriguez. Opo. Tanong po ni Naomi Tiburcio, mayroon po bang itatalaga si President Duterte na commissioner ng CHR? Ano po ang katangian na kinakailangan na ma-appoint na commissioner sa CHR? Wala akong information pagdating dyan sa tanong, but we'll get back to you for the answer after the cabinet meeting next week. Okay. Thank you, Secretary Martin. Salamat din po sa Malacañang Press Corps. Maraming salamat din, Undersecretary Rocky Ignacio. Maraming salamat sa lahat ng miyembro ng Malacañang Press Corps. Dito po nagtatapos ang ating press briefing. See you again on our next briefing. Stay safe and healthy, everyone. Tandaan, basta't laging handa
at sama-sama, kaya natin ang anumang pagsubok. Wala kayo sa tatay ko. Kinuwang libre ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Ang tatay ko, namigay ng libreng irigasyon. Malayan sa tatay ko, mga tulay, kalsada at infrastruktura, yun ang pinagawa nun. Ang tatay ko, sinagot ang ospital at papagamot ko. Sino yung tatay ko? Yung tatay ko? Yung tatay ko? Ah, ang tatay ko? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Siya ang tatay ko. Mabuhay ang malayang Pilipinas. 6 na taong serbisyong may tatak ng tapang at malasakit. Inuuna ang ating kaligtasan, seguridad, kapayapaan at kapakanan ng mga nangangailangan. Matatag, may paninindigan at tapat sa bayan. Ibinuhos ang lahat para sa Pilipino, para sa maliwanag na kinabukasan at tungo sa pag-angat ng bawat mamamayan. Ito ang Duterte Legacy.